ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagkakantahan at nagrereklamo ang ilan sa kanila. Tinugtog namin ang plauta para sa inyo, pero ayaw niyong sumayaw. At nang umawit naman kami ng malungkot na awit, ayaw niyo rin namang umiyak. Ganito rin ang nangyari. Dumating muna si Juan na nag-aayuno at sabi ng mga tao, inaalihan siya ng demonyo at saka dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi ng mga tao, lasenggo at matakaw, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunpaman, magaling ang karunungan ng Diyos sa mga gawa nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magaling ang karunungan ng Diyos sa mga gawa nito. Totoong ang lahat ng bagay ay kagandahang loob ng Diyos sa atin. Hindi tayo maliligtas dahil lamang sa ating mga ginawa at ginagawa. Subalit saksi ang mga ginawa at ginagawa natin sa kung ano ang sinasampalatayanan natin. Sumasampalataya tayo kay Jesus, kaya gagawin natin kung ano ang kanyang mga itinuturo. Hindi tayo mananatili sa mga letra at salitang binabasa natin. Sa halip, bumubuo ang mga titik, salita, pangungusap, talata na mula sa banal na kasulatan sa kwento ng ating mga buhay na sumusunod at ayon sa banal na kasulatan. Walang sumasampalatayang nagkukwento lamang ng kanyang pinaniniwalaan. Sino mang nagsasabing sumasampalataya siya kay Jesus ay nabubuhay ayon at para kay Jesus. Pagsasagawa, tignan mo ang iyong buhay at tanungin ang iyong sarili. Kwento ba ng aking pananampalataya ang kwento ng buhay ko?